today's video again, my vlog. Ito na naman yung papapidot. Gusto ko lang mag-share about sa pag-abroad. Gusto mo bang mag-abroad kagaya ko? Pero hadlang ang kahirapan. Alam nyo guys, kung gusto mo talaga mag-abroad, na kahit mahirap ka, o magpursigi ka, yan ang may i-share ko sa inyo. Katulad ko, experience ko na lang. Hindi hadlang ang kahirapan. Kung gusto mong abutin yung pangarap mo. Ang ginawa ko kasi, lahat ginawa ko, nagtinda ako. Kung ano yung mga binenta ko, yung mga bilo-bilo, lahat yung mga pangmerienda. Pinibili ko, inaangkat ko lang doon ang tubo ko sa isang, yung 5 pesos is 1 piso. Kaya ang angkat ko doon sa, nag-aangkat ako ng 300 pieces. Kaya kapag nabinta ko na yun, may 300 ako, di ba? Tapos nagtitinda rin ako ng mga hotdog, prosem, yung mga manok isda. Tapos pinapautang ko yun, tapos singil. Ayun, ganun ginawa ko. Tapos, naggawa din ako ng walis. Ganun yun. Si ate ko, nagpapasalamat ako kay ate Ibilin dahil tinulungan niya ako na yung mga walis, binigyan niya ako ng mga walis niya. Ginawa ko, yung ginawa ko na yun talaga sa akin talaga yun lahat. Kaya kahit anong hirap, ginawa ko. Gusto ko lang maabot ang aking pangarap na makapunta sa ibang bansa at makatulong sa aking asawa. Alam niyo kasi hirap na hirap na kami. Wala kaming pagkuhanan ng... Meron naman pinagkakuhanan dahil yung asawa ko nagtatahi sakto lang sa pagkain namin. Tapos yung mga lahat ng binibenta ko, yun ang ginawamit ko na pangpunta sa Manila, pabalik, yung pabalik-balik ba, yung pang-medical, yung pang-travel. Kasi kapag wala kang pera, hindi ka makakapunta sa Manila, di ba? Kaya ang advice ko sa inyo, hindi hadlang ang kahirapan. Kung gusto mong abutin talaga yung gusto mo. Di ba? Magpursige ka. Yan ang gusto ko na i-share sa iyo. Kung gusto mo, kung gusto nyo na mag-abroad katulad ko, pero mahirap tayo, walang-wala tayo, kaya nyo yan. Gaya ng nangyari sa akin. Kinaya ko. Dahil sa kahirapan nga ng buhay, wala. Ang iniisip ko kasi, wala akong maibibigay sa pamilya ko, wala akong maipakain. Kahit man lang hindi maraming pera, at least makakatulong ka sa pamilya mo. Gaya ngayon, oh, nandito ako. Ayun, at least may naipapadala ako na kahit sakto lang, at least kumakain ang pamilya. Diba? Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa yung gustong mag-abroad dyan. Sinasabi ko na sa inyo, i-anon nyo lang talaga, yung makipagsapalaman kayo. Kung ano, magtinda kayo, gaya sa akin. Nagre-retail pa ako ng walis, pagkatapos ng ginawa ko ng walis. I-retail ko doon sa bayan. Ganun. Kasi kapag, at least ipag i-retail mo, medyo malaki-malaki ang tubo. Kasi yung walis, kapag ginawa mo, benta mo lang noon, 40. Samantalang kapag, ay yung wholesale mo, 30, 35, ganun. Kapag i-retail mo yun, at least may mga 70 o may dagdag pang 30 yung isang walis. O, di ba? Kaya ginawa ko lahat ng aking makakaya para gusto ko lang makapag-abroad para makatulong sa asawa ko. Dahil sa kahirapan lang ng buhay, kaya ako nagpursiging mag-abroad. Kaya kayo gusto nyo mag-abroad, sige lang, pursige lang. Sabayan ng dasal sa Panginoon. Ganun lang, huwag mawawala ng pag-asa, laging magdasal sa Kanya. Ganun ang ginawa ko, kaibigan. Kaya lahat, kahit ano, kahit nahihirapan na ako, alam nyo, kahit wala kaming lugaw ay ulam, naglugaw na lang kami, ganun. Tapos, tinapay lang, ganun ang ginawa ko. Alam nyo, lima naman ang anak ko, diba? Kaya, hindi ko sana isipin mag-abroad, pero alam nyo, mahirap nga kami. Walang wala. Kami siguro yung pinakamahirap sa balat ng lupa. Pero at least na kahit mahirap, awa ng Diyos, nasa mabuting kalagayan, walang sakit. Kaya ang dinadarasal ko lang sa Panginoon na yung mga anak ko, nasa mabuti silang kalagayan, yung nanay ko, at sa lahat ng pamilya ko, relatives ko, sana nasa mabuti silang kalagayan. Gaya ngayon, mag-isa lang ako ngayon.
buti na lang at nandito ako sa abroad. Yung asawa ko, wala na. Maagang pumunta na sa taas. Kaya balo na ako ngayon. Kaya nagpapasalamat din ako at least na kahit nawala na ang aking asawa, at least may trabaho ako dito na kahit katulong lang. Kahit nagkukuskus ng mga CR lahat, laging pinapagalitan. Ganyan. Kahit lagi kang pinapagalitan, pasok dito, labas doon. Ganyan lang ang katulong. Kaya huwag kayong matakot na mag-abroad. Yung mga gustong mag-abroad yan, o sige, lang. Lang po. Thank you.